Bago tayo magsimula kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para wala kang mamiss na mga kwento. At kung magustuhan mo ang kwentong ito, ay pindutin mo na ang like button. Ayun lamang kabayan, at ngayon, simulan na natin ang kwento. Gabi-gabi ko na lang napapaniginipan ng Kuya Tonyo ko. May gusto siyang sabihin pero wala ni isang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Tinuturo lang niya ang lumang kabinet namin. Matamlay ang kanyang itsura. Malalim ang kanyang mga mata. Nakatitig lang yun sa akin hanggang sa bigla na lang akong nagigising. Nag-iisa na lang ako sa buhay. Kumakayod ako para makapag-aral ulit. Pinasok ko ang lahat ng trabahong marangal na kaya ko, gaya ng kargador, servidor, boy, tagalinis, o kahit ang pagbibenta ng sigarilyo sa kanto. 3 taon nang nawawala si Kuya. Sinubukan ko siyang hanapin ngunit hindi ko na talaga siya makita pa. Nabalitaan ko na lang sa mga kapitbahay na baka sinalbitch ang aking kuya ng mga pulis nang dahil isa daw itong drug pusher. O baka naman nadali ng kanyang kapwa drug pusher. May narinig din ako na sinuota ni Kuya ang isang bading para magkapera. Ayokong paniwalaan ang mga chismosang yon. Hanggat hindi si Kuya ang nagsasabi sa akin, ay hinding-hindi ako maniniwala. Naniniwala ako na buhay pa ang Kuya at isang araw, babalik siya. Pero bakit gabi-gabi siyang nagpapakita sa akin panaginip? Ano kaya ang ibig nitong ipahiwatig? Baka wala na talaga siya at ang kaluluwa niya ang lagi kong napapaniginipan. Naalala ko pa nung 10 taong gulang pa lamang ako habang si Kuya ay nasa 15 anyos ng panahong iyon. Tama na Kuya, tama na po. Pagmamakaawa ko sa Kuya Tonyo ko, grabe ang pangbubugbog na ginawa niya sa akin nung isang hapon. Ito ang pinakamatinding pananakit na natanggap ko mula sa kanya. Hindi ko malaman kung ano ang rason kung bakit ayaw na ayaw niyang maghatid ako ng mga bagay na galing kay Ma'am Berting. Hinatid ko lang naman yung isang kahon ng tsokolate na pinadala ni Ma'am Berting para sa isang lalaki sa may kanto. Nang makita ako ni Kuya, ay inagaw niya agad ang kahon sa akin. Binatukan niya ako. At galit na galit ang kanyang pagkakatitig sa akin. Diba sinabi ko naman sa'yo na huwag kang pumayag kapag inuutosan ka ni Ma'am Berting? Ang tigas talaga ng ulo mo, Jun. Sabay hawak sa braso ko ng mahigpit. Napaaray ako sa lakas ng kanyang paghatak sa aking maliit na braso. Tinanong niya kung para kanino ang kahong iyon. Sinabi ko sa kanya at siya na ang naghatid nun sa taong iyon. Pinauwi niya kaagad ako sa bahay. Nangingilid na mga luha ko sa mga mata hanggang sa tumulo na mga ito. Pagdaan ng ilang minuto ay dumating si Kuya sa bahay at pinagalitan niya ako. Pagkatapos nun ay kumuha siya ng sinturon at pinalo niya sa akin ng paulit-ulit dahil sa katigasan daw ng ulo ko. 2 beses na kasi niya akong nakita na naghahatid ng mga bagay. Sinabihan na niya ako noon na huwag ko nang gagawin iyon kung hindi ay mananagot ako sa kanya. Gusto ko lang naman makatulong sa kanila ni nanay. Binibigyan naman ako ni Ma'am Berting ng 100 kapalit ng paghahatid ng mga bagay na iyon. 5 beses ko na iyon dapat kung hindi ako nahuli ni Kuya ng 2 beses. Tama na Kuya, masakit na po. Kuya... Grabe na pagluha na sigaw ko sa kanya. Masakit na ang buong katawan ko. Hindi na ako halos makahinga sa kakaiyak. Nanginginig na at nagkakaroon na ng pasa ang aking katawan. Hindi mo kasi alam ang mangyayari sa'yo pag nahuli ka ng mga pulis.
Hindi ka nga makukulong, pero dadalhin ka sa DSWD. Gusto mo ba yun, ha, June? Gusto mo bang hindi mo na kami makikita ni nanay? Gusto mo bang lalong magkasakit ang inay? Hindi ko maintindihan si kuya. Bakit ako mauhuli ng pulis? Bakit dadalhin ako ng taga-DSWD? Wala akong ideya ukol sa mga sinasabi niya. Masyado pang inosente ang aking pag-iisip ng mga panahong iyon. Umiyak pa rin ako ng umiyak. Tama na yan, Tonyo. Mahinang sabi ni nanay. Pinipilit nitong tumayo para pigilan si kuya. Si nanay ay may sakit, kaya hindi siya masyadong makapagsalita. Umubo ito at hawak niya ang kanyang dibdib. Hindi narinig agad ni kuya ang nanay. Tonyo, tama na yan. Habang patuloy sa pag-upo, napatigil si kuya nang marinig niya ang nanay. Binitiwan niya ang sinturon at dali-daling pumunta kay nanay. Tinulungan niya itong makabalik sa higaan. Nay, bakit pa kayo tumayo? Kailangan mo magpahinga. Wika ni kuya na inaalalayan ng nanay sa paghika. Huwag mo nasaktan ang kapatid mo. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Dagdag pa ng nanay habang patuloy pa rin sa pag-upo. Sobrang sakit ng katawan ko dahil sa lakas ng pagpalo niya ng sinturon. Dahan-dahan akong tumayo habang hawak ko ang aking kaliwang braso na siyang napuruhan. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa isang papag sa gilid. Humiga ako habang patuloy na humahagol-gol. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako sa kakaiyak. Gabi na nang ginising ako ni kuya para kumain. Umiling-iling ako sa kanya. Wala akong ganang kumain. Hindi na lang nagsalita si kuya. Narinig ko na lang ang kanyang malalim na paghinga. Lumala ang sakit ni nanay. Hindi sapat ang kinikita namin ni kuya sa pangangalakal. Umabot na sa punto na hindi na kami nakakakain ng 3 beses sa isang araw, o kaya'y nagdidildil na lang kami sa asin para magkalaman ng mga kumakalam naming sikmura. Masaya kami noon. Kumpleto kaming 5. Si tatay, si nanay, si Kuya Tonyo, si Ate Maria at ako. Maganda ang trabaho ng tatay. Sapat naman ang kinikita niya bilang isang security guard. Mabait ang tatay. Mahal na mahal niya kami kaya nagsisipag siya para makapag-aral kaming lahat. Kaso, dumating ang isang malaking dagok sa aming pamilya. Na-hold up ang bangkong binabantayan ng itay. Nabaril ito at dead on arrival na sa ospital. Grabing pigati ang aming naramdaman ng mga panahong iyon. Paano na kami? Wala na ang haligi ng aming tahanan. Para maitaguyod ang aming pamilya, ay tumanggap na ng mga labahin si nanay sa kahit kaninong tao. Minsan sa kapitbahay, minsan sa mga kaibigan niya. Hindi pa man mag 40 dias ang tatay, ay nagkasakit naman si Ate Marie. Nilagnat ito at biglang kinumbulsyon. Dali-dali naming dinala si ate sa ospital ngunit hindi agad-agarang inasikaso kasi wala kaming pandown payment sa ospital. Nagwawala na ang nanay sa ospital para asikasuhin si ate. Si kuya ay yakap-yakap si ate at ako ay iyak ng iyak hanggang sa ito'y mangitim at hindi na humihinga. Grabe ang iyak ng nanay. Kami din ni kuya ay hindi magkamayo sa pag-iyak. Sigaw ng sigaw ang nanay dahil kung hindi lang gahaman ng mga ospital, baka nasalba pa ang buhay ng aking Ate Marie. Dahil sa mga nangyari ay naging matamlay ang nanay. Pero kahit ganun pa man, hindi siya tumigil sa pagtatrabaho para maitaguyod kami ni kuya. Nagpupuyat palagi ang nanay hanggang sa bumagsak ang kanyang kalusugan. Dumadalas na ang pag-uubo niya hanggang sa lumala na ito. Kaya ngayon, nakahilata na lang sa kanyang higaan at hindi na halos makabangon. Ayaw sana naming iwanan si nanay na mag-isa. Kaso kailangan naming kumayod para may makain kami. Nangangalakal kami ni kuya. Nakikisuyo na lang kami sa kapitbahay na patignan-tignan si nanay.
Isang gabi, natagal lang kami sa pag-uwi ni Kuya dahil may pinapagawa si Manselso, yung may-ari ng junk shop na lagi namin pinagbibentahan ng mga kalakal. Sayang din kasi yun, dagdag kita pa sa amin. Medyo malaki-laki na ang kita namin ni Kuya, kaya bumili siya ng pansit. Masaya kaming umuwi sa aming munting barong-barong dahil pagkatapos mawala ni Tatay, makakakain na ulit kami ng masarap na ulam. Binuksan ni Kuya ang pintuan. Tinawag niya si Nanay ngunit walang sumasagot. Pagpasok na pagpasok niya, ay bigla itong tumakbo papunta sa higaan ni Nanay. Niyakap niya si Nanay at pilit niyang ginigising ito. Ako ay hindi na makagalaw sa aking kinakatayuan habang tinititigan si Kuya na umiiyak at niyuyog-yog si Nanay. Hindi na humihinga ito at ang kanyang kamay ay may dugo. Nagsuka din ang dugo ang Nanay. Sumisikip ang aking dibdib habang unti-unting dumudulo ang luha sa aking mga mata. Minsan sinisisi ko na ang Diyos kung bakit ganitong nangyayari sa amin. Wala naman kaming ginawang masama. Mabait ang Tatay at ang Nanay. Mabait naman si Kuya at si Ate. Mabait rin naman ako. Bakit matindi ang parusa na ipinataw sa amin ng Diyos? Hinuhan na niya ang tatlong mahal namin sa buhay. Ngunit kahit ganun pa man, si Kuya ay naging matatag. Hindi ko nakakitaan ang panghihina ang kanyang mga mata. Naging ulila nga kami ni Kuya. Bago tayo magpatuloy sa kwento, mga kabayan, ay gusto ko lamang hingin ang inyong konting oras para pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi ka pa nakasubscribe. At ganun din kung hindi ka nag-i-skip ng mga ads, ay maraming maraming salamat sa iyo, kabayan. Ayun lamang. At ngayon, balik na tayo sa kwento. Nagkagulo ang lugar namin isang araw dahil may mga pulis na biglang dumating. Dinakip si Ma'am Pidring kasama ang isang batang kapitbahay namin. Hindi ko pa maintindihan noon hanggang sa ipinaintindi sa akin ni Kuya. Ang laman pala ng kahon na iyon ay isang bawal na gamot. Ginawa lang na carrier ang isang bata para hindi mahalata ang illegal na transaksyon. Nang dahil doon ay lalong naghigpit si Kuya sa akin. Hindi niya ako hinahayaang lumabas kapag hindi siya kasama. Hanggang sa dumating ang araw na napabarkada si Kuya. Araw-araw nang wala si Kuya sa bahay, hindi na rin niya ako sinasama kung saan siya napupunta. Gabing-gabi na siya umuwi at maagang maaga umaalis. Nagtataka din ako kay Kuya kasi palagi na siyang may mga bagong damit. Samantalang ako, yung mga pinaglumaan niya lang ang nasusuot. 5 taon na ganun ang aming pamumuhay. Minsan nagagalit na ako sa kanya dahil ako na kapatid niya. Hindi na niya naaalagaan. Hindi na ako masyadong pinapansin ni Kuya. Mas okay pa sa akin noon na pinapagalitan niya ako o sinasaktan kasi nararamdaman ko na nag-aalala siya sa kapakanan ko. Tapos pansin ko rin na may tinatago siya sa loob ng aming lumang cabinet. Hindi ko naman mabuksan dahil baka magalit siya. Dapat bantayan ko na lang daw ang bahay. Nakakabagot naman pag palagi na lang nasa bahay. Lumalabas naman ako pero nasa malapit lang. Tumatambay sa tindahan ni Aling Neneng paminsan-minsan. Nagiiwan naman siya ng perang pambili ng kakainin ko pero sapat lang ito. Okay na rin yun kesa wala ako makain. May mga araw din na nakakalimutan niya mag-iwan ng pambili. Kaya napipilitan ako lumabas at pumunta kay Aling Neneng para umutang. Hindi niya alam ito kasi hindi ko magawang sabihin sa kanya. Natatakot ako sa kanya. Pumunta ulit ako kay Aling Neneng nung hindi na naman siya nag-iwan ng perang pambili. Ngunit hindi na niya ako pinautang kasi mahaba na daw ang listahan ng utang ko. Hindi pa daw ako nakakapagbayad. Gutom na ako. Hindi ko alam kung nasan si Kuya. Naglakad-lakad ako ng kaunti habang hinahagod-hagod ko ang aking tiyan. Kumakalam na talaga ang sikmura ko.
Nagpalingalinga ako. Nakita ko si kuya. Kasama niya ang mga barkada niya. May mga beki din siyang kasama. Tumakbo ko papalapit kay kuya. Kuya Ton, tawag ko sa kanya. Nang laki ang mga mata ni kuya, dali-dali niya akong nilapitan at hinila ang aking kaliwang braso. Binulungan niya akong umuwi na ng bahay. Tinulak niya pa ako at hindi ko namalayan ang malaking batong nakausbong sa aking dinadaanan. Nadapa ako at napasubsob ang mukha sa lupa. Tinawanan ako ng mga barkada niya. Imbis na tulungan, ay nakatingin lang siya sa akin. Alis na! Sigaw niya sa akin. Dahan-dahan akong bumangon at patakbong umuwi ng bahay. Umiiyak ako. Mas masakit pa pala sa sugat na natamo ko sa pagkakada pa ang mga salitang binitiwan ni kuya. Bakit naging ganyan ang kuya ko? Hindi na ba niya ako mahal? Kami na nga lang dalawang magkakampi dapat. Gusto ko magalit kay kuya pero hindi ko magawa. Kasi kahit baliktarin mo ang mundo, kapatid ko pa rin siya. Dahil sa wala akong pera at walang kahit isang pagkain, ay tinulog ko na lang ang gutom ko. Gabi na nang nagising ako, wala pa rin ang kuya. Kumakalam ulit ang aking sikmura. Gutom na talaga ako. Umupo muna ako. Pinuntahan ko na lang muna ang aming maliit na imbakan ng tubig para uminom. Maya-maya'y biglang pumasok si kuya sa pintuan. Nagmamadali ito. Kumuha siya ng mga damit at iilang gamit. Tapos sinilid niya sa bag. Kuya, tanong ko sa kanya habang tinitingnan siya na nagliligpit ang mga gamit. Anong ginagawa mo? Aalis ka, kuya? Hindi siya sumasagot sa mga tanong ko. Nang matapos na siya sa kanyang ginagawa, ay nilapitan niya ako. June, ito ang pera. Sabi niya habang kinuha ang aking kamay at pinahawak sa akin ng isang kumpol na pera. Gamitin mo yan sa pagbili mo ng pagkain sa araw-araw. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mawawala o makakabalik pa ba ako. Magpakatatag ka. Simula ngayon, wala ka ng ibang aasahan kundi ang sarili mo. Kung may pupunta man ng mga tao dito o magtatanong tungkol sa akin, sabihin mo na hindi mo ko kilala. Huwag na huwag mo sasabihin na kapatid mo ko. Naiintindihan mo ba ako, June? Hindi ko talaga naiintindihan si kuya. Ano ba itong mga sinasabi niya? Kuya, huwag mo kong iwan. Sasama ako. Pagmamakaawa ko sa kanya. Kuya! Hinahawakan ko na ang kanyang braso at hinihila para hindi siya umalis. Tumalikod pa rin ito at patuloy sa paghahakbang papalayo. Hinabol ko siya. Kuya, sasama ako sa'yo. Huwag mo kong iwan. Umalis pa rin ito. Nawari walang naririnig. Wala na akong magawa kundi ang umiyak ng umiyak. Dahil sa panahong iyon, wala na talaga. Wala nang natira sa aking pamilya. Iniwanan na nila ako lahat. Gusto ko na sanang sumuko ngunit nagpakatatag ako. Dahil kinakapitan ko pa rin ng pag-asa na babalikan ako ng aking kuya. Medyo malaki-laki ang perang iniwan ni kuya. Ngunit sapat lamang yun ng isa o dalawang buwan na kainan. May naaawa rin na kapitbahay kaya minsan binibigyan nila ako ng pagkain. Nanlilimos na rin ako para pandagdag. Nangangalakal ako. Kumayod ako mag-isa sa murang edad. Nagdaan ng 3 taon, hindi na talaga bumalik si kuya. Matapos pa ang 3 buwan, ay palagi ko na siyang napapaniginipan. Nakuryoso talaga ako kung ano meron sa aming lumang kabinet. Hindi ko rin alam kung paano bubuksan yon. Wala ang susi. Walang iniwan sa akin si kuya. Napabalikwas ulit ako isang gabi dahil nagpakita na naman sa akin si kuya. Sa pagkakataong ito ay hindi na sa panaginip kundi totoo na at mas malapit na siya sa akin at tuguan ang mukha. May butas ang kanang bahagi ng ulo nito.
patuloy ito sa pagdurugo. Ganun pa rin. Turo-turo pa rin niya ang lumang kabinet. Natakot ako at napasuksok ako sa sulok ng bahay namin. Papalapit na sa akin si kuya, kaya napasigaw ako at napapikit ang aking mga mata. Nang ilang minutong walang nangyari, ay binuka ko ng dahan-dahan ang mga mata ko. Wala na sa harap ko si kuya. Naglaho na ito. Nakapagdesisyon ako na pwersahan kong bubuksan ang kabinet. Naghanap ako ng malaking bato para ipukpok sa kandado nito. Paulit-ulit ko itong hinampas hanggang sa nasira. Binuksan ko ang kabinet. May nakita akong isang kahon. Kinuha ko ito at binuksan. May nakita akong isang sulat, isa pansusi at mga larawan ng aming pamilya. Pinuklat ko ang sulat at binasa ko ang nasa loob. Dear Bunso, patawarin mo ako kung hindi kita naalaga ang mabuti. Sinadya ko talaga ito para mapalayo yung loob mo sa akin, para hindi ka na madamay pa sa mga pinaggagagawa ko. Ayaw ko rin malaman mo na isang masamang tao ang kuya mo. Kung sinasaktan man kita, iyon ay para sa iyong kapakanan. Kailangan kong kumayod, Bunso, para sa atin dalawa. Kung kailangan kong ibenta ang sarili ko sa iba para magkaroon tayo ng pera, para makapag-ipon para sa pag-aaral mo. Baka isang araw, bigla na lang ako mawala o maiwan kita bigla. Isa din ang rason na ayaw kong mapalapit ka sa akin, para matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa, para hindi ka na umasa sa akin, at para maging madali ang lahat kung sakaling wala na ako. May isa pang kahon sa ilalim ng kabinet. Buksan mo gamit ang susi na kasama sa sulat. Gamitin mo kung anumang makikita mo doon. Magsikap ka. Maging matagumpay ka para sa iyong kinabukasan. Mahal na mahal kita, Bunso. Nagmamahal, Kuya Tonyo. Hindi ko na namalayan na tumulo na pala ang aking luha. Tumayo ako at tinignan ang nasa ibaba ng kabinet. May isa pang kahon doon na kasing laki ng kahon ng lalagyanan ng sapatos. Kinuha ko ito at dinala sa papag. Binuksan ko gamit ang susing nasa isang kahon. Pagbukas ko ay nakita ko ang 5 kumpul-kumpul na pera na tig-1,000. Ang laki ng perang tinago ng kuya, at ang lahat ng ito ay para sa akin. Simula noon, hindi na ako dinadalaw ni kuya. Ginamit ko ang pera para sa aking pag-aaral. Nag-part-time student din ako para magkaroon ng allowances. Natapos ko nga ang kursong gusto ko at nagkaroon ng magandang trabaho. Sinubukan kong hanapin si Kuya Tonyo at sinuwerte naman ako na may nakapagsabi sa akin kung saan siya huling nakita. Pumunta siya sa isang malayong probinsya at doon na siya pinatay. Binaril sa ulo na siyang kinamatay niya agad. Pinuntahan ko ang lugar kung saan siya inilibing. Doon ay nagdasal ako ng taimtim. Maya-maya ay bigla ko na lang naramdaman ang pagtayo ng aking mga balahibo. Lumamig ang paligid. Bigla ko na lang narinig ang isang pabulong na tawag ng aking pangalan. June. Napalingon ako sa aking bandang kaliwa. Sa di kalayuan ay nakita ko ang isang lalaki. Si Kuya Tonyo ko nagpakita ulit sa akin. Sa pagkakataong ito ay maaliwalas na ang kanyang muka. Ngumiti siya at waring nagpapaalam na sa akin. Sa kaunti-unti siyang naglaho. Salamat sa lahat, Kuya. Mahal na mahal din kita. Hanggang sa muli nating pagkikita.